Inamin nga ni Kay Sotto na pinipigil niya lang ang kanyang emosyon matapos ngang hindi siya gamitin ng Orlando Magic ng 2 beses sa NBA Summer League kontra nga ito sa Detroit Piston at gayon na rin sa Indiana Pacers kanina. At inamin din ni Kay Sotto kung makakapaglaro pa ba siya sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Ngayon kasi si Kay Sotto ay nagbabaka sakaling mapansin ng Orlando Magic at mabigyan ng kahit kaunting minuto dito nga sa NBA Summer League at upang mapatunayan ang kanyang kakayahan sa NBA. Ang pangit nga lang ay ginawa lang endorser si Kay Sotto tapos pinangakuan pa na bibigyan ng minuto sa NBA Summer League. Tapos ang mga priority pala yung mga players na rookie at yung may mga kontrata na. Kaya naman silang mga aspirant ay hindi nga napapansin. Kaya naman nagsalita na nga itong si Kay Sotto at nagbigay ng kanyang saloobin. At sinabi niya nga kung ano ang pakiramdam nang hindi siya ginamit ng Orlando Magic. I know. Kay, it must be frustrating again, second DNP in a row. How do you keep yourself psyched up? How do you, you know, keep yourself from getting demoralized and all that other stuff? I mean, I'm a professional. I just focus on things that I can control. I mean, obviously, I control myself, my emotions. You got to stay ready. I mean, as a professional, you don't get the chance to play every game. So you got to stay ready, keep that positive mindset, positive attitude, and yes, good luck, Kay. At nagsalita na rin nga si Kay Sotto patungkol nga dito sa FIBA World Cup dahil alam naman natin na inaabangan natin itong si Kay Sotto na maglaro sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Kaya naman nagbigay na siya ng komento patungkol dito at ito nga yung buong sinabi ni Kay Sotto. You're actually playing for the World Cup? I don't know yet. I mean, I want to, but as right now, I'm just focused on the Summer League. That's what everybody's been telling me. Dahil nga sa sinabi ni Kay Sotto na mukhang tagilid na nga siya sa FIBA World Cup sa Gilas Pilipinas, malaking problema nga yan kay Coach Chot Reyes. Dahil questionable na rin itong si Dwight Ramos dahil meron siyang iniindang knee injury. Tapos ito namang si Scottie Thompson ay nagkaroon ng fracture sa kanyang kamay. Kaya naman malaking hamon talaga kay Coach Chot Reyes kung paano niya babalasahin ng maayos ang Final 12 ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Lalong-lalo na yung mga alas sana na kanyang inaasahan sa FIBA World Cup ay mga na-injury pa. Ang good news nga lang ang magkapatid na Terdi at kay Peravena ay nagbigay nga ng saloobin at sinabi nga nilang kondisyon na sila. At handang-handa na sila sa FIBA World Cup.